ng up to half a million! Ang ating mga magtutura, mga etos at manglilito, ay nako, siyempre, nandito ang lover boy ko, si Jose Manalo! Pagtingin sa akin ay talagang puro at walang pag-iimbot. Wow. Ay, magpaalam ka sa tunay kong ina. Wala naman yun. Ikaw lang nagbibigay ng mali. Alika nga. Sa kinakaya. Magkakasama lang tayo rito. Sweet nyo. Warak na warak ka. Tignan mo, kailan ka umidad, tsaka kapag umanyan. Wow! Oh. Iyang-iya ako sa kabataan. Yun na nga! Halika na! Bakit? Saan tayo pupunta? Beso? Wala, walang beso? Ganun talaga pag open. Ang bango ka, di ba? Ang bango ka, no? Gabi na, may araw ka pa rin. Tayo, yeah, pero eh. Ang bango ni Uge, ah. Totoo lang. Hindi, yeah, mabango, Uge. Dito lang. Oh, eto na. Ang mukhang langaw na si Wally Bayola. Grabe ka naman, Uge. Ang tunay na mas pinagkakatiwalaan kesa sa inyong tatlo. Brad Pitt! Yeah! Players, good luck! Let's play round one! This is Fact or Bluff! Narito ang mga category sa ating Bluff Board. Meron tayong pinakauna, pinakamagaling, pinakamalaki. Ako siguro pinakamagaling. Pinakamagaling! Mm-hmm. Yes, yan ang category. Para malaman natin kung talagang pinakamagaling ka ngayong gabi, tutulungan ka ng sa tingin mo ay pinakamagaling na gana. Ah, eh Brad Pitt na kung pinakamagaling, sabi mo. Mas pinagkakatiwalaan! Brad Pitt, eto ang tanong. Sa bowling, ano ang term para sa 3 consecutive strikes? Ano ba? Di ano, triple strike. Pwede. Hindi ko may isip yun. Eagle, parang pelikula sila eh. O Susi, Love Susi. Oo nga! My husband's lover lang. Oo nga. Eagle po. Eagle. Eagle? Eagle? Oh, kinuha yan kung mapapansin natin sa golf. Kung nag-golf kayo, may eagle dyan. Meron. Diba? Doon kinuha yan, salita na yan. Oo. Three strike. Okay, eagle ang tawag. Eagle. Eagle. Ano sabi mo? Mukhang katiwa-tiwala ngayon, ah. Seryoso, ayo? Eee, sabay up. Siguro po ang mga tawag na niya yung triple strike or yung eagle na sinasabi. Pero nung unang-una po kasi, nagkaroon ng pustahan yan. Yeah. Nung unang laro ng mga bowling na yan, yeah. Makasunod-sunod na tatlong sunod-sunod na strike, ay nagpustahan ng ang sino makatatlong strike, mananalo ng turkey. Kaya po ang tawag po dyan ay turkey. Turkey! Ganda naman ang kwento na yun. And triple strike. O, di ba? Madali, mahirap. Mahirap. Mahirap, no? Sabi ni Brad Pitt, triple strike. Mm-hmm. Susie, is it a fact or a bluff? Bluff! Bluff na bluff na. Bluff na bluff. At ang tamang sagot niya ba ay bluff? Bluff board, please reveal!
Tama ang iyong feelings. Bluff nga dahil ang tamang sagot, ang fact, ang tawag sa 3 consecutive strikes ay Turkey! Ganda! Ang ganda ng gut feel! Kumare, mamili tayo. Pinakauna o pinakamalaki? I think... Sige, pinakamalaki na lang. Total, malaki na ako. Sino dyan ang feel mong tumulong sa'yo? Tawa agad! Total, kanina... Ano, turkey yung nagwagi. Oo. So, doon ako sa hindi nagwagi. Kaya no, kaya pinakagwapo sa kanila naman lahat. Wala, wala. Boyfriend mo. Sobra. Sobra. Si Jose. Super, napin naman yung pinakagwapo siya. Uy, Jose, oh. Uy, Jose. Ayusin mo, ha? Ayusin niyo yung mga karakas oh, na dati mga guesting-guesting, lagi kami magka-partner ni Love. Oh. Kayo ni Love? O, siya pala original, hindi ako. Selos! May selos to sa sinabi mo? Matagal na yun. Ikaw may ganun talaga. Selos at ikaw na, siya ng oh, trip say, mo. Oh, ito na yung tanong. O, oh, galit na naman. Galit? Halika nga. Wee! Tatanungin mo ako dito kasi sa tabi ko. Ayoko. By average per country, saan matatagpuan ang pinakamatatangkad na tao sa buong mundo? Wow! Sa Africa, sa may ano yun? Kenya. Kenya, yan, sa Kenya. Bakit? Ang tao doon kasi, hindi palaki. Pataas. So ang kinakain nilang pagkain doon, hindi siya yung pampataba. Hindi, kagaya natin sa Pilipinas, pag sumobra kain natin, kahit ano pang mga produkto lumalabas pampataas, walang lumalaki sa atin. Walang tumataas palaki. Sa kanila, ang pagkain nila, kung ano man yung kinakain nila, puro pataas yan. Pampalaki. Pampataas, hindi pampalaking gano'n. Tulad ng? Kuma. Tulad ng giraffe, gano'n? Tubo. Sa kanila yan, tubo. Tubo? Tubo. Sa Kenya? Oo, oh, sa Kenya. Alam nga sa akin, Kenya yun. Ang hirap pa rin. Ah, para naman po sa inyo, ano ang tamang sagot? Ayon din po sa nakalap kong balita, tama kaalaman po ay USA o ang Amerika. Saan po ba nauso ang NBA basketball? Siyempre sa Amerika, kung saan dahil nandoon ang matataas, matatangkad ng mga tao. Kaya nga pag sinabing American size, Amerika! Amerika! Para naman sa mga alien! Alien! Oh, matatagpuan niya sa ano, Netherlands. Europe, layo? Europe. European. Dahil diyan malamig. So, ang sarap tumangkad. Pangalawa. Pangalawa. Mga kuripot ang tao dyan. Oo. Oh, bakit? Yung Dutch street, di ba? Kanya-kanya. So, ang daing nakakain, kanya-kanya. Pangatlo, Netherlands o Holland ay below sea level. So, lagi binabaha, kaya kailangan tumangkad sila para... Hindi lumubog. Oo, para hindi lumubog. Di ba yung giraffe, nag-adjust sila dahil yung kinakain... kasi kinakain nilang dahon mataas. Kaya ayun. Tsaka yan ang hayop na alkoholik. Bakit? Giraffe. Bakit ang giraffe? Lahat sila may long neck. Oh! Grabe! Grabe kayo! Nilito nyo na ako lalo! Saya-saya! Manglilito, mang-e-echos, o magtuturo. Gosh, bueno, Love, ang pinili mo ay si Jose. At ang sabi niya ay? Kenya. Kenya! Love, magtitiwala ka ba o diskumpiyado ka? Is it a fact or a bluff? Ahi!
fact na. Fact na fact. Fact ang Kenya. Anong sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Oh! Ayon sa mga aliens sa Neverlands, ang average ng mga pinakamatatangkad ay 6 feet at 1 inch. But it's okay, love. Meron pa tayong susunod na level. Susan, it's your turn. Bale, ang scores mo ay paghahatian ni Susie at ni Susan. Susie, you now have 3,000. Susan, walang ka-effort. Effort may 1,000. Yan ang gusto ko. Pero ngayon, mag-e-effort ka na. No, nga. Pero wala ka ng choice. Wala na akong choice. Pinakauna at wala ka na rin choice. Pwede mo nang piliin. Si Arnelli. Si Arnelli. Arnelli! Susan! Lang tayo na. Si, ano ba? Ito mo po na buhok mo. Kaya tayo magra-radyo. Halika na. Ito muna ang tanong. Sige, ayan ang tanong niyo. Complete the sentence. Noong October 23, 1953, si Pangulong Elpidio Quirino ang kauna-unahang Philippine President na blank. Susan, nandito tayo ngayon kung saan nakausap ko ang mga kabarangay ko rito. Anang unang-unang presidente na si Pangulong Elpidio Quirino ay siya po ang Philippine President na kumanta po sa kampanya. Oh! Kumanta. Siya po ang nag-break ng pagkaseryoso ng kampanya. Kaya po ginawa niya pong parang entertain. Na-entertain ang mga tao, kaya kumanta po siya. Kumakanta na nun? Kumanta siya, Susan! Huh? Yeah. Hindi ko alam yan, ah. Kumanta! Kumanta talaga, ah. Ang unang sa radyo, nag-radyo, Presidente Quezon, Manuel L. Quezon. Mm. Tapos lumabas sa balcony, si, ano, Emilio Aguinaldo. Mm. Si Elpidio Quirino, unang, ano, Philippine President na lumabas sa TV. Kasi ganyan lang kalaki yan eh. Lumabas siya sa TV. Paano nagkasya sa TV? Nakakainis! Kung makalatawa siya na ganun eh. Nauna-una lumabas sa television na President. Lumabas sa TV? Oo, oh, ganyan kalaki. Okay, ikaw! Okay. Nananakit ka, alam mo yun. Sus, paarte ka. Gusto mo lang hawakan talaga ito, Susie. Unang-unang Philippine President na nagalit sa Senado. Nagalit. Bakit? Kasi po, nung panahon na yon, gusto ng mga nakaupo sa Senado, nagbabangayan na agad yan eh. Gusto nila yung anak nila ang papalit sa posisyon. Kailangan yung anak kong papalit sa akin, kailangan yung ganito. So, nagalit siya. May away na ba nun? Oh, pero na po. Noon pa man yun, dala-dala na natin yun. Yung away. Parang yung sinasabi naman niya kumanta, si Magsaysay po ang nag-una sa kampanya na ganun. Mambo, mambo, Magsaysay. Doon nag-umpisa yung kampanya. Grabe! Sabi niya. Grabe. Oh, grabe! Diba? Siya ang unang nagpalabas ng mga commercialized na para mali, sa kampanya. Mali kayo pareho. Bakit? Si Magsaysay ang unang sumayaw sa radyo. Sumayaw? Napanood mo? Ellen! Dinescribe lang. Dinescribe lang. Ayan po, sumasayaw si Magsaysay. Tumalon, tumalon. Kumikembot po, kumikembot. Umikot. Ang sabi ng iyong pinili, si Pangulong Elpidio Quirino ang unang kumanta sa kampanya. Sumangayaw wig mo. Nababawasan yung isip mo eh. Si Lola. Ako ang unang bumoto, nag-flying voter pa ako. No? Kumanta sa kampanya. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na. Bluff na bluff. Ano ang sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Bluff! Dahil po ang tamang sagot, si Elpidio Quirino po, si President Elpidio Quirino ay una sa lahat, hindi ganito kaliit, pero siya ang unang pangulo na lumabas
sa TV. Tama na naman ang aliens! Yun ang fact! Ang ating mga scores, Susan, you have 3,000! Susie, 3,000! And just for now, love, you have 0. So we will now move on to round 1, level 2. And this time, sa bawat tamang sagot ay makakatanggap kayo ng 4,000. Mas malaki. So here are our categories. Blackboard, please reveal. Game man style. Writing style. Dog man style. And love. Ikaw ang may chance ngayon na mamili. Game nam style. Game nam style. Mamili ka na. Sige, okay, I'll go for Jose. Jose, sige, type na type mo si Jose, ha? Okay. Love, good luck, ha? Ito ang tanong. Love. Sa games, sa anong bansa nag-originate ang phrase na Jack and Poy? Japan. Ang Itbulaga, kagagaling lang namin ng Japan. Oh, galing ka Japan? Oo. Wala ka malapas sa lubo? Ah, bakit? Ano-ano, bakit ha? Tupladahan mo ko, tapos ngayon pa sa lubong. Kaano-ano ba kita? Ganun na lang ang tanungan. Hindi, ang ibig ko sabihin, bakit kailangan, ano, pasalubong? Doon lang ba nasusukat yun? Pero na-miss mo siya. Oo naman. Japan. Bakit? Kasi nung galing kami ng Japan, nakita namin, bakit nagaganunan sila sa bar? Sa bar pa lang, naglalaro na sila. Ang original niyan, Jack Yen Pon. Pag natalo ka, inom. Talo, inom. Talo, inom. Ang Hapon, pagkagaling ng trabaho, hindi pwedeng hindi iinom. Yan yung kanila nga pang nag-a-unwind sila. Kaya ang Hapon, masyadong mahilig sa inom. Ang ibig sabihin ng Jack, bato. Yen is bunting. Pon is papel. Papel di Hapon. Papel, pon. Ano yan? USA yan. Ay, gaw na pala. Gusto mo na sumagot. USA yan, love. Bakit? Jack and Boy. Ang totoo talaga, Jack and Boy yan eh. Bakit? Naroon rin yan dun sa Amerika eh. Paano? Jack and Boy? Jack and Boy. Halo, halo, hoy. Ang matalo, siyang ongoy. Sabi ko na eh. Pero sa USA yan. Parang bakla rin. Jack and Joy? Jolly, jolly, joy? Amachalo. Amachalo. Jang Jong Goy. Jamerica. Amerika yan. Ay, USA. Ako galing din ako rito sa pinagmula niya. Nakarating na ako dyan. Saan? Sa Pilipinas. Dito lang yan. Dito lang nag-originate ang Jack and Toy. Tignan mo, inis lang eh. Ang nasusulat, hale, hale, hoy. Sinong taya siyang unggoy? Ah! Oh, bakit? Ang hirap na naman. Hirap na naman? Love? Galing sa Japan, is it a fact or a bluff? Yo, Jack and Boy! Mabul ka pa eh. Fact. Fact na fact na. Sige, fact na fact. Fact na fact. Ano kaya ang fact sa pagbabalik natin? Out na kaya si Love? O may pag-asa pa siya? Ang hirap eh. Huwag kayong bibitaw. This is Celebrity Vlog Season 3! We are now playing round 1, level 2. Love, ang pinili mo, walang kasawa-sawang si Jose. Sabi niya ay sa Japan. At ang sabi mo ay fact na fact. Woo! Japan, fact niya ba? Fact! Blackboard, is it a fact? Come on! Lahat naman ang sinabi ni Jose about Jack and Toy ay tama. I love you for that. Thank you. Love, we have 4,000! Your turn, pili ka ng square. Dog Nam. Dog Nam style.
Brad Pitt, ikaw na nga muna. Pwede, tapusin ko lang to. Ano ba yan? 5 months na ako rito eh. Ano yung level ka na? Level 1. Papasahin ko na yung tanong mo. Oh, sige. Sa mga aso, ano ang hindi kayang gawin ng hunting dog na Basenji? Ba't mahalik ka na rin? Oo nga, nahawa ko sa'yo. Kaya alam ko yan, meron akong lima niyan, Basenji. Lima? Lima aso kong ganyan. May hunting dogs ka? Dalawang aso ko eh, yung ganyan, tsaka yung aso. Wala ka nang makain, nag-alaga ka pa ng aso. Ganun ako eh, ganun ako. Kaya alam ko yan, yan yung asong ano, madalas iiwan ng siyota niya. Kasi hindi marunong mag-mate. Yung mate. Ah. Oh. Yan yung hindi marunong tumahol. Kaya nga hunting. Oh my God. Kasi kung mga hunting yan, natatahol. Ano yung tsura nun? Paano yun? Ganun lang. Paano? Hindi marunong. Kung nanonood kay na Bulaga, si Bossing may rumpusang pipe. Paano naman yun? Ganun lang. Walang tunog. Nakakain ng mga hang, nagalit kay Bossing. Mga ganun. Parang nakamute. Nakamute lang siya. Eto kasi, kaya nga hunting dog eh. Kung yan kumakahol, yung nga huntingin nila, mabubulabog. Ah. Bawa, may pinasusundan. Saan yung lugar na nakita mo, aamuhin yan. Gaganun lang yan. Onye! Oy! Ito na nga po, Onye! Ang hindi kayang gawin ng hunting dog niya na Basenji ay ang maupo. Dahil ito ay laging nakatayo na parang kabayo, ang mga hinds niya ay matitigas o mga legs matitigas, kaya hindi kayang maupo. Paano yung hindi makaupo? Paano yung tsura nun? Ganun lang. Pag, ay ba, iiga? Iga lang. Ganun lang. Babagsak lang. Ang Basenji ay hindi marunong makipag-mate. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na. Bluff na bluff. Anong sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Bluff! Salamat naman ang sagot, my bluff. Dahil ang hindi nila kayang gawin ay ang tumahol! Dahil iba ang structure ng vocal cords at ng larynx. Yan, ganyan. Uy, tumatawa na si Susan! Oo nga! Nadagdaga na. Susan, you have 7,000! Titira na lang sa'yo ay writing style. Anong titira na lang dyan ay... Wally style! Okay po, here. Ito po ang tanong. Sa journalism, ano sa Ingles ang Pangulong Tudling? Presidential quotes or President's message. Hindi lang ko naman po sa... Hindi ko makaintindihan kung ano natatawa sa'yo. Hindi lang naman po sa presidente ng bansa, kundi sa presidente ng eskwelahan. Pag meron po kayong yearbook, makikita natin doon. Message from the president. Headline. Headline yan. Kaya nga Pangulo eh. Nangunguna yan eh. Diba? Sino ba sa atin dito ang sinusunod ng lahat? Ang Pangulo. So, kapag may mga news, ulo na mga balita. Pangulo. Hindi naman pwedeng paa na mga balita. Diba? Headline. Headline yan. Pangulo, nangunguna. Ulo na mga balita. At siya nakakaisip. Hindi pwedeng mga paa na mga balita. Ulo na mga balita. Pangulo. Headline. Andali. Baliktad pa. Pwede ay higat. Baliktad! Wala ito. Dyan! Baliktad! Kaya pala hindi gumagalaw. Magnet yan eh. Hindi, ito ha, FYI, for your information. Oh, yes, wow. Yes, we're listening. Ang Pangulong Tudling, yan yung ano, editorial. Editorial, Pangulong Tudling.
Pangulong Tudling, ang sabi ng pinili mo yung si Wally, ito ay message from the president. President's message. Is it a fact or a bluff? The bluff! Bluff na bluff na. Bluff na bluff. And according to our bluff board, bluff nga ba? Please reveal! Hey! Ah! It's an editorial, usually written by the chief editor. Love, thank you for joining us. Bye-bye. Thank you, my love. Thank you. Thank you. Good news. Patalumong ka sa kanila sa bahay. Yay! You go home with 5,000 pesos. Mag-cheers ka naman okay. For ano. Bye! Are you guys ready? Let's play round 2 and this is Word War! Ang una makascore ng 15,000 points wins this round at siya ang papasok sa ating jackpot round kung saan ay meron kayong pagkakataon na manalo. Hopefully, meron na sa inyong dalawa ng 500,000 pesos! And at this point, Susie and Susan, ibabalik natin ang score sa 0. Thank you! At narito na ang una nating category. Pagkain. Ako, masarap to pag nilalagyan mo to ng gata. Gata? Kaya ka ng alak. Ano? Alak! Yan ang malimit na pagkain na nakikita natin sa mga handaan, fiesta, birthday, inuman. Yun. At kahit lahat na hayop, pwedeng gawin ganyan yan. Ayun. Ah, hindi yan iniinom. Oo nga, pagkain nga eh. Kasi yan, sa inumang pulutan, pwedeng baka, pwedeng manok, pwedeng chicken, pwedeng pork. Parang pwede lahat eh. Pero pag di ka umiinom, lagyan mo na lang ng alak. Ayun. Good! Are you ready, Susie and Susan? This is World War One! Caldereta. Is it correct? Caldereta! Susan, 5,000! Next category, please! Famous actor! Gustong-gusto ko ang kulay niyan kasi mahilig mag-sunbathing niyan. Ang balat niyan, hindi dumihin. Hindi dumihin. Ang galing na artista niyan. Talaga? Yung huli ko napanood yan, gustong-gusto ko yung pelikula ano, niya. Ano? Yung sa trend. Oh, okay na. Tsaka yung isang movie niyan. Ano ba? Yung na sundalo siya, tapos na-paralyze siyang gano'n siya. Ang galing niyan! Kamay sa likod. Unahan ito. Good luck. This is World War II. You have 20 seconds. Yes, Susie. Denzel Washington. Denzel Washington, is it correct? Denzel Washington. It's a tie. Susie and Susan, you both have 5,000. Category, please. Province. Kagagaling ko lang dyan. Ang sarap mag-swimming dyan. Eh, at itong province ito ay sa labas ng Metro Manila. Hindi lang yun. May kalabaw pa dyan. Tsaka dyan sa province niya, maraming probinsyano. Correct. Susie and Susan, this is World War III. Hey! Yes, Susie. Batangas. Batangas, is it correct? Batangas! Isa na lang, pasok ka na sa jackpot round. At Susan!
kalusutan, hindi pa huli ang lahat. Next category, please. Sa sky. Palook-look sa sky. Dito lang kayo tumingin, ha? Babalik po ang Celebrity Vlog! We are now playing round 2. This is Word War. At ang ating category, sa sky. Yan po ang makikita natin sa sky na naka-outfit na pang sailor. Yan ay sa labas ng Metro Manila. Ano naman? Tapos na yun. Ah, tapos na. Ito tapos na. Bakit? Kanina yun. O, di nasa taas. Nasa taas ng Metro Manila. Oo, natsaka ng Earth. Showing ngayon yan. Oo, oh, yun. Ay, nako. Tinataas na yung kamay niya. Ano mananampal? Tulo ng mga balita, Sultan Enriquez, kanampan! Pabilisan po ito! Susie and Susan, this is World War 4! Yes, Susie! Supermoon. Supermoon, is it correct? Supermoon! Thank you for joining us! Thank you! Ma'am Susan, meron po kayong 10,000 pesos! Susie will have the chance to answer our 500,000 questions! Meron tayong isang question, 6 possible answers, pero 4 lamang ang tama. Bago ang lahat, gusto ko tandaan mo na sa round na ito, ang sigurado, panalo! Thank you. We are now playing round 3, the final 4. Kailangan namin ng 4 na tamang sagot. Magbibigay ng opinion ang ating mga gangnam at may pagkakataon kang palitan ng iyong mga sagot ng isang beses lamang. Magbibigay kami sa iyo ng 30 segundo. And each correct answer is worth 25,000 pesos plus the chance to win 500,000 pesos! And here are our categories. We have ang sabi, ang dami, ang sweet. Ang sweet. Bagay naman sa'yo. At sa pinili mong ang sweet, ito ang tanong. Sa latest data ng National Statistics Office, sa aling 4 na buwan o months, may pinakamaraming ikinasal na Pinoy couples. At narito naman ang 6 na posibleng sagot. Ating na mga buwan, May, December, February, January, June, April. May, ang buwan kung kailan ka kinasal. December, dahil malamig ang panahon. Malamig ang panahon. January, kasi malamig pa rin. At kasama na rin ang April for beach wedding. May, December, January, and April, sabi ni Susie. Tingin ko, May. May? Ayun o, no, nakalagay, May, pinakamarami. Sandali lang po, Brad Pitt, hindi makapaghintay sa iyong mga opinion. Magbabalik po ang opinion ni Brad Pitt sa pagbabalik ng Celebrity Vlog! Panahon. Palagay ko, ano, February dahil Valentine's. May kinasal si Ma'am Susie. Pero sa tingin mo nung kinasal ka, marami ka bang kasabay? Hindi naman malamig yan. Oo. Hindi, okay na ako. Sa akin, okay na yung February, yung December. Wild okay. Guess. Yan December, sigurado yan. Marami talaga. Yan talaga yung right month. Nang pakasal, December.
Pero yung June, marami pang naniniwala sa June. June Bride! Meron eh. Ikaw ba? Ikaw, kailan ka kinasal? Anong buwan? Hindi ako kinasal. Huwag ka nagagalit. Wala akong maalala. Kailan mo gusto? Ayun! Ayun na pala hihintay. Mamili ka ng buwan. Ano? Mark? Jupiter? Planet. Planeta? 30 seconds. Maari mo nang palitan ang gusto mong palitan. O pwede rin wala kang palitan. Are you ready? Okay. Timer starts now. May, December, January, and April. Will these answers lead you to half a million pesos? Sabik na kami magkaroon ng second winner. Let's start off with May, ang buwan kung kailan ka kinasal. May, is it a fact? Malamig na buwan, yes. December. December, is it a fact? Susie, you now have 50,000 pesos! Mabubuo kaya ni Susie ang perfect four? 100,000 kaya? Tumutok lang kayo, magbabalik ang Celebrity Vlog! Pasok tayo sa May, pasok ang December, meron na tayong 50,000. Tingnan kaya natin itong January. January! Is it a fact? Dito lang sa Celebrity Vlog Season 3!